So, what's up mga kamanok? Isang magandang hapon ulit sa inyong lahat. Nandito na naman ako upang bigyan ng linaw ang isang usapin tungkol sa pagmamanok. Okay, so kanina nag-scroll up ako ng or nag-scroll down ako sa mga comment section ninyo and nakikita ko yung mga active nating mga solid members, solid subscribers. So maraming salamat po mga kamanok sa palaging panonood ng ating mga ini-upload na videos. Okay, sa mga baguhan natin dyan at babago pa lamang napashell dito, well, ako po is nag-upload dito ng mga usaping manok, okay, pag-alaga na sisiw, paggamot ng mga mga sakit na maaaring dumapo sa inyong mga alaga, pagkukondisyon, pagpo-pointing, pagka-troubleshooting, basta po lahat ng tungkol sa pagmamanok, yan po ang binibigyan ko ng idea, okay? Binibigyan ko po ng simple ideas para mas malaman nyo po or mabigyan ng liwanag, okay? So ngayon mga kamanok, napakaganda po ng ating itatopic. So yun nga, upon viewing your comments, nakita ko yung isang tanong ng ating kamanok. Siguro or sigurado ako na marami sa inyo ang nakakaranas nito. Ang tanong na ito is galing kay Dexter Mindanao. So mega shoutout sa iyo Dexter, salamat sa iyong napakagandang tanong. Sana yung sagot kong ito is makatulong sa libo-libo nating mga subscribers dito. Okay, ang tanong ni Dexter is, boss, tanong lang po, bakit kaya gano'n ang aking manok? 1 week before the main event, okay, tumatamlay siya sa pagkain. Okay, so ano bang dahilan? Bakit tumatamlay po sa pagkain yung ating mga alaga? So which is normal, okay? Normal po na tumatamlay sila sa pagkain. Hindi sila nag-uubos, lalo na kung yung pinakakain natin eh medyo marami, nag-overfeeding tayo, tapos nasa conditioning tayo, hindi talaga mag-uubos yan. So ano yung dahilan, ano yung pwedeng gawing remedyo upang masolusyunan natin yung iyong problema, okay? So mga kamanok, ganito po yan, makinig po kayo, no? Tumatamlay po ang ating mga manok kasi binibigyan po natin sila ng training, workouts, activities, okay? Sa madaling sabi, atin po silang binibigyan ng mga aktibidades na nakakapagbigay sa kanila ng stress, okay? For example, pakakaskasin natin sila, idadalhin natin sila sa flying pen, sa running pen, isasampi natin sila, ikakahig natin sila. So yun po yung pinagmumulan ng stressful moments ng ating mga alaga. So mapapansin nyo, after nyong pagawain ng mga ganong klaseng activities yung mga manok ninyo, makikita nyo minsan natutulog sila, pumipikit, okay, matamlay. So yun po yung stress nating tinatawag. So kapag po, okay, sa rules po ng pagmamanok, once po tayo ay nagbigay ng activity sa ating mga alaga, tumataas po yung stress, okay? Tapos yun naman pong appetite, yung pong tinatawag nating appetite is yung gana ng pagkain. Kapag po tumaas ang stress, bumababa naman po ang appetite. Okay, ulitin ko para mas maliwanag. Kapag tumaas po yung stress, bumababa po yung gana nila sa pagkain. So yun po yung dahilan kung bakit po nawawala ng gana yung ating mga manok. Okay, for example, day 1. Okay, nag-workout tayo sa kanila. Ibig sabihin, yung stress tataas, bababa naman yung appetite. Day 2. Okay, sigurado ako, ganun na naman. Tataas na naman yung stress kasi masakit ang katawan. Bababa na naman yung appetite. So on and so forth. Habang binibigyan natin sila ng activities, ganun po yung nangyayari. Tumataas yung stress, bumababa yung appetite. So, hindi naman pwede nating alisan ng workout yung mga manok kasi kaya nga po tayo nagkukondisyon, kaya nga po tayo naghahanda para maging maayos sila, para maging handa sila. Okay, kung aalisan natin sila ng activities, ano pa ang dahilan kung bakit tayo is naghahanda, di ba? So ito po yung kailangan nyo pong malaman para sa ganon hindi nyo na isipin pa yung pagtuka nila. Kasi po alam naman natin kapag po ang manok eh hindi matakaw kumain, hindi rin po yan magiging sharp, okay? Kapag po ang manok is malakas kumain, makikita nyo po na magiging maayos po ang galaw ng ating mga alaga. So, one thing na kailangan nyong gawin, bigyan nyo po sila ng B12.
Okay? Opo, tama po yung narinig ninyo. Vitamin B12, yan po ang kailangan nila sa kanilang katawan upang okay, mapanatili o man-neutralize. Pag sinabi pong neutralize, para po ma-maintain nila okay, yung magandang appetite nila sa pagkain. Para sa ganun, yung pagkain na yon, masuportahan sila yung kanilang katawan ng maayos na nutrients. Okay? Or yung sustansya ng pagkain is ma-adapt po ng kanilang katawan. Kasi paano sila magiging handa kung hindi sila kumakain? Paano sila magiging maayos kung kulang yung nutrition na ibinibigay ninyo? Although, okay naman yung nutrition na binibigay ninyo, yun nga lang, yung intake ng manok sa nutrition na yun sa kanyang katawan, hindi niya magawa. So, yun po ang nakikita kong dapat yung gawin. So, yung vitamin B12 po ang ibigay nyo sa inyong mga alaga. Upang sa ganun, yung gana nila sa pagkain is maintain na maintain po ng inyong mga alaga hanggang sa main event na inyong pinaghahandaan. Okay? So, vitamin B12 or hyper B12, pwedeng-pwede po yan mga kamanok. So, ang ginagawa po nito sa katawan ng ating mga alaga is binibigyan po niya ng maayos o magandang panunaw yung ating mga alaga. Okay? At the same thing, binibigyan po nito ng magandang circulation ng dugo sa kanyang katawan. Para sa ganon, lagi pong active and alert yung ating mga alaga. Para po yung appetite niya ay nandun pa rin at hindi mawawala. So, vitamin B12 lang po yung susi sa mga ganyang klase ng sitwasyon. So, napakasimple lang mga kamanok, di ba? Pero kung hindi ko ito nasabi, yung iba nating mga kamanok dito, itutuloy yung kanilang paghahanda kahit na namimihika ng pagkain yung ating mga alaga. Kahit na matamlay ng kumain, which is maling-mali po. Okay, so mga kamanok, yun lang ang gusto kong i-share sa inyo at sana ay nakuha nyo yung tip na yan. Subukan nyo po sa inyong mga inihahandang mga manok. Kung nangyayari po sa inyo, yung pagkawala ng appetite, yung gana ng inyong mga alaga, well, yan po yung nakikita kong dahilan o reason kung bakit po namimihika ng inyong mga alaga. So ngayon mga kamanok, nais ko naman na bigyan kasagutan yung ilang tanong sa comment section at sana ay masagot ko ng maayos. Pero bago yon, mega shoutout muna dito sa ating mga subscribers na palaging nakatutok, nakasubaybay at nakamasid sa bawat video nating okay, inilalabas. Okay, kaya kung gusto niyo ring ma-shoutout mga kamanok, tapusin niyo yung video ng ito at malaman kung paano kayo i-shoutout. So ngayon, mega shoutout muna kay Philip Mustera. Ayan, so mega shoutout sa iyo, sir, kay Raymond Lacondazo. Ayan, magandang araw, and kay Dolphy Tagmaya. Ayan, so hopefully okay lang kayo mga kamanok at pinagpapasalamat sa palagi niyong panonood. So ang unang katanungan galing kay Mary Suzette Chan. Okay, so boss, ano ang dapat gawin during my 3 days before the main event? Okay, sobrang gaan ng manok. Okay, so mega shoutout kay Jason Rabanes. Okay, so sobrang gaan ng manok 3 days. Okay, sobrang gumagaan yung manok. Ganito po yan. So, upon conditioning, okay? Kapag nag-spark ka, kailangan alam mo na yung kanyang weight, okay? Kung saan siya magandang gumalaw. So, yun yung reference mo kamanok para ikaw is mag-adjust ng timbang. Kailangan every, okay, sparring, matimbang mo muna yung manok bago mo siya pagalawin. Para sa ganon, meron kang reference kung saan siya ilalagay na timbang. Okay? Kung gumagaan ng manok, madali lang. So, ano ka lang, mag-adjust ka lang sa patuka. Okay? Mag-adjust ka lang sa patuka, sa moisture. So, yun lang naman yan eh. Kaya gumagaan, nawawala yung moisture, nawawala yung tubig sa katawan. So, adjust ka lang. Pero, advice ko sa'yo, kailangan, upon conditioning, kailangan nakukuha muna kung saan sila or kung saan timbang sila gumagalaw. Para sa ganun, maging reference mo yon para yung manok mo, hindi ka nangangamba na baka hindi mag-perform, bahala na, di ba? So, ganun yung gawin mo. Kuhanin mo yung mismong reference weight mo para hindi ka malito. At the same thing, alam mo rin kung bumababa o tumataas ang timbang ng alaga mo. Kasi, pag ang manok mo biglang bumagsak ang timbang, sigurado ako lalagnatin yan. So, ingat lamang. Okay?
So next question from Alex Datoon. Idol, anong gamot sa nagdudumi ng puti pero basa? Okay? So NF1, yun yung ginagamit ko. So yan po yung malabnaw na okay, na droppings sa kulay puti na nanghihina ang ating mga alaga. So NF1 lang po yung gamit ko diyan. 1 hour okay before feeding sa umaga at sa hapon, magiging maayos din yan. Okay? And our last question for this video from Patrick Ludovice. Boss, ano po ang gagawin ko sa manok ko? Laging tulog, malakas kumain, pero namamayat siya. Okay? Actually, kung laging tulog, malakas kumain at namamayat, ibig sabihin, baka may umaagaw ng sustansya sa kanyang katawan. At the same thing, kulang yung red blood cell sa katawan ng alaga mo. Okay, baka mamaya maputlayan, matamlay. So, bigay ka ng B12. Kagaya yung sinabi ko kanina, pwede ka rin magbigay dyan ng B12, Hyper B12. Yan yung source, kasi yan yung mga source na makakapagpaganda ng circulation ng dugo ng inyong mga alaga. So gumamit ka na yan. Kay mura lang naman, para sa ganon, hindi na maging tulogin yung alaga mo. And another one, mag-priming ka na yan, para sa ganon, maganda yung pasok ng pagkain nutrients sa katawan ng alaga mo. Okay? So much for that. Okay, sa mga magkapa-shoutout, mag-comment lang kayo dito ng salamat Linyada. Okay, tapos yung pangalan nyo, so kayo yung shout out ko next time na magbablog ako. Okay, so mga kamanok, bago tayo magtapos, sa mga nakahanap dyan na conditioning supplement na abot kaya, so subukan nyo po itong Herb Ox na talagang napakarami na nakapagpatunay, napakaganda nito sa ating mga alaga. So mag-iwan lang ako dito ng contact number, i-text nyo po yan, pero mas sigurado kung tatawagan nyo na para mabigyan kayo ng legit at maayos na suplemento. Okay, hanggang sa muli, maraming salamat po sa panonood at pagsubaybay sa ating mga video ito na sana'y makakatulong din sa inyong lahat. Hanggang sa muli, maraming salamat. Enjoy your day.